Hello guys, good morning. Andito kami ngayon si Nirap. Yan, tinuturuan ko siya mag-drive. Yan, medyo kinakabahan kanina kasi tumatakbo na siya ng 40. Ah, 40 ba yan, Rap? Baka magpagalitan tayo kay mama niya. Hindi, tumakbo siya na siyang 60. Yan, mga diretsuhan lang, mga smooth riding lang. Yan. Para may driver ulit si mama niya. Kami sa may magjogging kami ngayon. Morning, maaga kami nagising yung dalawang babae, mga dalawang girls. Oh, may hams. Ah, sabi ko sa'yo, titingnan mo eh. Yung dalawang girls, yan, wala na yun. Ano, masarap pa yung tulog mga Snow White. Yan. Kami mga lalaki, jogging kami ng konti tapos balik din kami mamaya. Saan ba tayo pupunta ngayon mamaya, Rap? Bahay. Sa bahay, hindi, pabalik. May lakad yata kami ng mga friends ni Mrs. Yan, Mrs. Maganda daw dun eh. Yan. Hey, kita kids, jogging muna. Ayun guys. Tapos na yung workout namin, guys. Ano, Rafi, na-push ka? Hmm. Yan, may pawis nyo, oh. Oo. Oh. Yung pawis ko, wala lang. Narang mabitin. Oh, guys, nandito tayo ngayon sa may Nueva Ecija. Oh, boundary ba ito, Nueva Ecija? Ayun ko, may checking eh. Ang haba ng pila eh. At pupunta tayo sa may... Ano, saan tayo pupunta rin? Sa farm natin? Sa may pavilion, sa may park, sa may Nueva Ecija, at magbi-dinner daw kami. Kasama si Mika at saka si Rafi. Ayan, oh. Matagal. Ilang minuto na tayo dito. Sumisingit kasi ma'am, tricycle driver eh. Ayan. Ayan na. Milo na yung ayos. Pasilio. December 2020. Pa-register muna tayo dito. Ito yung kapatid ko. Ang barkada ko. Saka to. Wala ko pa ko! Did you? Did you? No? Pa-register muna tayo dito. Yan, dito na kami sa may cottage. Si Mika kumakain na, Mika. Tapos yung order natin na Grave Bilao. Anya dapat highway dito. Ay, tama maming met dito. Tapos may light band pa. Di pavilion. Oh, guys, bumalik na kami. Uwi na. Dito dito. Sa Israel na magda-diet, sulitin ang pagkain dito as usual. Yun guys, andito na tayo ulit sa bahay at yun, na knockout na yung mga kasama ko at ako ay tatapusin natin tong vlog na to at yun, maganda yung resort na yun, nakaka-relax at maganda rin ang price. Pati yung pag mag-stay ka doon ng kukuha ka ng room at matutulog doon eh medyo pricey siya. Tsaka yung mga pagkain is pricey din. Kaya hindi ko siya nire-recommend pero masarap naman yung mga pagkain. At maganda yung ambiance. Yan. Nag-enjoy kami doon yung mga kasama yung mga pamilya ko. Ayan. Ang itatopic natin ngayon ay patungkol sa magkano ba talaga yung bayad sa reliever na magbabakasyon? So may nag-open sa akin yan. Nanong niya kung ano ba talaga yung
ano, yung tamang pasahod sa isang reliever na walang visa. Kasi yung iba sobra-sobra, napakataas ng rate nila. Tapos wala naman silang visa, same naman yung trabaho, sabi ng ganun. So, yun, i-base ko na lang sa aking experience, no, kasi ilang beses na ako nagbakasyon dito, yung sa 12 years ko, pang-anim ko na to. Ayan. So, marami na akong experience sa mga reliever na pang matagalan na 30 days, ganun. Hanggang 2 months pa ako nung last 2 years na umuwi ako. So, sa akin naman, naghahanap ako ng reliever noon. Noon kasi, nung mga 5 years ago, 3, mga 5 years ago siguro, wala pang rate yan eh. Walang rate ang mga reliever na per day. Ang rate ng mga reliever dati is 5,000 plus Shabbat plus ano allowance, ganon. Kuminsan pa nga, 5,000 lang. Yun yung pinaka-minimum, pinaka-mababa. Tapos tumataas, 5,500, tapos naging 6,000, tapos naging 7,000. Tapos ngayon, grabe, per day na ngayon. Yung per day mo is ano, 300, yung pinaka-mababa. Pero meron narinig ako dati na 250, nung nag-umpisa siguro yon. Pero ngayon, umabot na ng 350, 400, 450. Yung iba, mas mataas pa siguro. Hindi ko alam, wala akong info doon. Pero umabot ng 450. Grabe, yung taas-taas ng sahod. Tapos, ano, parehas naman yung trabaho, di ba? Tapos, isa pa, walang visa, hindi unregistered. Pero syempre wala kaming galit sa inyong mga kababayan natin na walang visa, no. Pero yung iba talaga gahaman lang talaga maningil. So yung experience ko diyan, kapag tinanong ko kung magkano, tatanungin niya kung ano yung trabaho ko, ano yung mga gagawin ko kay lola, ano yung magkano yung sa huli mag-usap na kami kung magkano eh. Sa huli sasabihin ko, magkano ba yung rate mo, kabayan? Ngayon, doon mo malalaman kung magka-level ba kayo. Ngayon, sasabihin niya, kuminsan sasabihin niya yung rate niya, tapos kuminsan sasabihin niya, ikaw kabayan, magkano ba? Pag sinabi ko yun sa akin, sasabihin niya, tataas niya ako. Pag ganun, malalaman ko na kung ano yung klase ng reliever siya na may mataas ba sa rate mo o hindi, ganun. Kaya hindi ko na kinukuha pag ganun, lilipat na ako sa ibang mga reliever. Para hindi ka na ma-stress pa, di ba? Tapos, ngayon naman is nire-rate ko 300 per day, sasabihin ng mga lately na tanungan ko. Yung iba, 350 pa nga, nag-ano eh. Pero sabi ko 300 lang kabayan. Kasi, alam naman natin, hindi naman siguro lahat kayo is may visa, no? Meron din naman tayong mga kaibigan na walang visa. Pero, alam naman natin yung rate, kung magkano yung minimum salary ng mga caregiver dito sa Israel. Eh, kung lalampas pa kayo doon, kuminsan nagbabayad pa yung extra yung mga caregiver eh. Kuminsan pinaayaw na magbayad ng extra o mas mataas pa sa sahod ng caregiver nila yung amo. Kuminsan, naalala ko yung kaibigan ko na lang, dinadagdag na lang yung ano eh, yung sahod niya eh, yung pasahod sa reliever eh, para lang makauwi. Tapos yung iba, hindi pumapayag yung amo talaga. Sabi, ito lang bibigay ko na sahod. Ito lang bibigay ko na sahod sa yung reliever. Kasi pares lang namang trabaho eh. Ngayon, ang technique ko naman dyan, sasabihin, kakausapin ko yung amo na wala na akong mahanap. Sabihin ko na hindi talaga sa totoo, hindi talaga sa akin ang responsibilidad ng paghahanap ng kapalit ko. Responsibilidad ninyo, doon ka magtanong sa agency. So ngayon, noon nagtanong yung amo ko sa agency na ayaw maniwala na 300 per day. Yun na yung pinakamababa, sabi ko wala na ako mahanap. Ay, nagtanong yung amo, yung anak ni Lola. Ngayon, ganun na daw talaga, sabi, mataas talaga ang rate. Tapos, nung bumalik sa akin yung anak, yung kausap ko, may naka-deal na. Ay, hindi ko na siya nakuha na reliever. So,
sabi ko, mag-a-try ko maghanap ulit. Pag nahinahanap ako, kunin na natin kasi wala ka ng choice. Malapit na akong umuwi. Sabi ko ganun. So, yun. Depende lang sa iyong pagkikipag-usap sa iyong reliever kung ikaw ay uuwi. Katulad ko. Diba? Siyempre, intindihin natin yung both sides kasi sila, hindi nila alam kung yung wala silang visa, diba? Katulad tayo na may visa, sila alanganin. Pero, meron talagang may mga reliever talaga na matitino, na magkumagtrabaho at hindi sila garapal. Tulad ng reliever ko, yan, hindi sila, ay 300 lang, okay na ako sabi, basta't may bayaran lang yung insurance. O, ganun. Ba, kapag, usually pag matanong, tapos yung taas yung rate, yun pa yung ano eh, sakit sa ulo eh. Malalaman mo isang reliever pag hindi siya matanong sa trabaho, yun, experience siya at saka hindi siya maarte. Ganun yun. Yun para lang sa akin ha. Ganun. Kaya ano lang, respeto lang sa both side, respeto ako. Ginawa ko tong vlog na ito pero hindi para ano, i-bash sila o maging masama yung tingin nyo sa kanila. Pero depende lang sa pag-uusap nyo na both side. Meron din naman masyadong ano yun, yung maarte na nagpapa-relieve. Gusto ganito, gusto ganito. Siyempre, hindi naman iba naman yung service ng reliever sa service ng metapelet nung amo. Ganun. Pero siyempre, dapat tulungan din kayong both side kung ano yung nire-request ni reliever. Siyempre, lalo na kung kababayan natin, hanggat maaari bigyan natin ng mga ano yung mga request niya. At sana naman sa mga reliever din na ano in the future na sana wag naman maging gahaman lalo na pag yung nirereliban natin is kababayan natin. Sana kuminsan maging bigay natin yung buong puso natin sa trabaho, 'di ba? Hindi natin hahayaan kuminsan napapabayaan yung matanda, yung alam niyo na, 'di ba? Yung madumi yung ano yung workplace, ganun. May nababalitaan din ako sa mga kaibigan ko eh, ganun. So, yun, depende lang talaga sa ano, sa pag-uusap niyo yung dalawa ng both side. Kapag nalaman ko na ganito yung reliever, meron akong patakaran at pamantayan. Hindi tumama doon at ano, ex na siya sa akin. Hindi ko na siya kukunin. Kukuha na lang ako ng ibang reliever. Hindi na ako mag-aaksaya pa doon. Yan. So, yun guys. At nabahaba na. At naantok na rin ako. Thank you sa inyong support. At sana patuloy pa yung suporta dito sa channel na to. At dito na ako magpapaalam guys. At inaantok na tayo anong oras na. Maaga tayo nagising kanina. Okay. Thank you for watching. Ako yung magpapaalam na mula po dito sa Israel. Sa Pinas na mainit. Opo si Orlewin Litraot. Bye-bye.